So this is me on a typical day. Probably it's my rest day. But today, meron ako importanteng kwento sa inyo. Pinatawag ako sa Payamansyon. Hindi lang ngayon, pero kundi sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Today, pag-uusapan natin kung ano ang nangyari last Sunday. Well, di naman totally kasi marami akong i-vlog na included sila yung Team Payaman dahil marami kaming projects na gagawin. Last Sunday, tumawag sa akin, nag-video call si Kong TV. Nagulat ako, tumakbo yung pinsan ko sa akin, dala-dala niya yung cellphone ko, tumatawag si Kong. Edi, ako naman, dali-dali sumagot, biglang pinapatawag niya ako sa mansion kasi may isushoot kami na something na malupit. Hopefully, pwede kong i-upload yun kapag nailabas na. And yun, magiging masaya kayo, magugulat kayo dahil sobrang tagal na rin. Basta, walang clue kung ano yun, pero ang lupit. Yun na masasabi ko, sobrang saya. Sobrang hindi ko yun i-expect na yun yung gagawin namin as in. But today, sasama ko muna kayo kasi bibili pa ako ng ingredients sa kasi may orders tayo sa sandwichy. Kasi sa mga hindi nakakalam, meron akong sandwich business. Kung gusto nyo order, pwede kayong order around Cavite, around Bacoor, around specifically sa Bacoor. So currently, right now, nandito rin kami sa Ali Mansion or Ali Mansion. Tatay ko ang nagsabi nun. I-renovate yung bahay ng lola at lolo ko. At magiging parang content house na siya. Hindi, joke lang yun pa naman. Ano lang, manifestation lang. Ewan ko kung possibly magtayo ako ng studio dito or something. Depende. Okay, so honestly guys, to be honest, wala na akong maisip na makontent today. Yun yung first problem kasi hindi ko alam, sobrang nakakosyos ako sa i-upload ko. Pero, good thing, halid namin yun si Ate Shet. Titignan ko kung may maiiri akong content. Anong una mong sasabihin kay Rojin pag dadating mo doon? Wala naman. Wala ba siya doon? Wala naman doon eh. Ano ang nasasabihin mo sa kanya pag nakasama mo na siya ulit? Si Ate Shea, yung pinaka nililook forward niya tuwing umuwi sa kanya yung isang tao lang. Go. Okay, so guys, since wala akong maisip na content today, para maging masaya at malupit ang vlog na to para sa inyo, naisipan namin ng tatay ko na humanap ng restaurant na wala pang picture sa kanilang menu. Pero tingin natin kung may makikita tayo. Somewhere malapit, somewhere may mura, somewhere na kakayanin ng budget. Kaya ayun, let's see where we can go and we can find our prospect for our first, you know, siguro food photography adventure matatawag ko dito. Tingin mo, Dad? Ito, tubigan. Hindi pwedeng tubigan. Hindi ba pwedeng mineral water? Let's go. Yung bayad kung busy na. Naman nun. Okay, so luckily meron na kami nakitang hindi siya restaurant eh, parang bentahan siya ng burger. Pero mag-withdraw muna ako kasi wala akong budget at the moment. Pero, ito yung menu nila. Bibili natin. Meron silang comment ka dyan, ultimate burger. What do you think? Sige, yung comment. Comment? comment? Yung drinks? Hindi, pipicture lang naman natin yung burger, yung KJ's ka dyan comment. Sige. Kaya pwede mag-request yung itsura ng burger? Kung okay lang, yung medyo maganda kasi pipicturean ko. Okay lang ba? Dine in, sir. Classic cheeseburger niya. Sir, makaka-order kayo sa title niya, sir. May dalawang order lang. Okay, so naka-order na tayo. Kaya hinihintay na lang natin yung order. Tapos, babanata natin ng picture. Ano yan? Classic. Ultimate. Ijun, Trin, Tawad. Ito, sir. Parang di ka maaari. Oh, okay. Classic, Ultimate, Ijun, Trin, Tawad. Sige, kuya. Thank you. So, tara, banata na natin ito ng picture. Ultimate, yan yung ultimate. Okay, so honestly Martians, hindi ko alam kung maganda yung kinalabasan ng photos. But for me, hindi. First try namin to ni Dad na maghanap ng kahit maliit lang na restaurant sa biglang or store ng pagkain. And then biglang magpipicture out of nowhere. Pero I think maganda tong pathway na to kung papanindigan pa natin siya on a long run. Yung tipong papasok tayo sa isang medyo kilala na resto, tapos biglang
may dala ka ng softbox, may dala ka ng ilaw, akala lang ng restaurant order ka, pero gagawin natin to ng mas medyo advance pa. Kumbaga, tanungin mo rin kasi si konsensya mo. O nga, konsensya, ano ba sa tingin mo yung dapat nating gawin? Ituloy ba natin to? Hindi mo pa nga pinapakilala next, si konsensya mo. O nga, hindi pa nila. Mamaya makikilala niyo yung konsensya ko kung sino yung konsensya ko. Pero wala siyang specific pahal. 30,000 subscribers. You know, di ba? Magsasalita ano ba yung gagawin ko sa 30,000 subscribers? Pero yun nga, Martians, hindi ko sure kasi the honest truth about food photography is that fina-food style talaga siya. Unless na lang sobrang swerte mo na lumalabas na yung pagkain galing dun sa kusina na maganda na, and then dun mo na lang siya ipa-food style. Ito ang nangyari, parang guerrilla style shooting ang nangyari. So yung mga hindi masarap na pinasasarap. Parang ganun. Huwag naman ganun dahil mababastahin nun. Siguro hanap pa tayo ng mga pwede pang picturean na wala pang picture. Siyempre dun na tayo sa wala pang picture. Okay, so with all honesty, Martians, alam ko, hindi enough yung photos na yon. Pero this is certainly a new thing for me. It's a new, clear goal for this channel. Besides sa mag-upload tayo ng raw vlogs, minsan kasama natin yung Team Payaman, minsan kasama natin yung Barkada, ito yung gusto kong maging bagong gimmick. Bagong style ng content this year since medyo humuhupa na yung pandemic. Pupunta tayo sa mga restaurants or mga food chain stores? Mga ganun. Tapos pipicturean natin yung food nila. Depende kung talagang super maganda yung pagkakagawa ng product or maganda yung pagkaka-food style. Napansin ko kasi na parang medyo rush yung nangyari dito sa burger. But there are still more room for improvements. Gusto ko dumating tayo sa punto na dala natin yung ilaw, dala natin yung buong setup, pati yung props natin for food styling, as in hindi yung gantong guerrilla. But it's a good shot. And by the way, kung may mga marerecommend kayo ng mga pwede nating puntahan, comment down below. And also, kung di pa kayo nakafollow sa Instagram ko, go follow me at TheMarcoMars. Also follow my page, TheMarcoMars. At syempre, go out of this world ka, huwag na huwag mo na rin kakalimutan na mag-like, comment, and subscribe. Don't forget to ring that notification bell para notified ka sa dalawang vlogs or tatlong vlogs na i-upload natin next week. Meron tayong malapit na naman na commercial shoot na sasabihin ko na this time. Ay, hindi ko na sasabihin. Surprise ko na lang kayo. Basta another merch na naman ng Team Payaman yung kukuha na natin next week. So, yeah. Kita kayo sa susunod na vlog. Peace out! Slam dunk up.